Malaking balita nga mga idol para sa Lakers ngayong araw. Tinrade nga nila itong si THT, Stanley Johnson para nga kay Patrick Beverley. Yan nga nga binalita ni Adrian Wojnarowski at nilinaw niya nga na walang picks na kasama sa trade na ito. At nga mga idol, nagulat ang maraming Lakers fans dahil tatlong player lang ang kanilang main focus talaga, Kyrie, Hield, and Turner. Pero sa aking ngang palagay ay maganda itong move para nga sa team ng Los Angeles Lakers. Mukhang ang unti-unting tinatransform neto ni Rob Pelinka itong Lakers ngayon sa dating 2020 Los Angeles Lakers, kung saan mga idol, defense ang kanilang number one priority, defense ang kanilang naging puhunan. Yan nga mga idol ang binabalikan ni Rob Pelinka dito sa team ng Los Angeles Lakers. Nakita naman natin ang kumuha sila ng mga wing player na kayang dumipensa, kagaya na lamang ni JTA, ni Troy Brown Jr. at ni Lonnie Walker. At ngayon dinagdagan sa guard position ni Patrick Beverley. Mga idol, it's a step in the right direction para sa Lakers. Kahit nga medyo maraming Lakers fans ang hindi sang-ayon dahil dalawang batang player nga daw ang kanilang pinakawalan na si THT at Stanley Johnson. Pero nga mga idol, kung gusto talagang manalo ng Lakers ng championship, ay kinakailangan na nga talaga nilang kumuha ng mga player na makakatulong na agad, hindi yung hihintayin pa nilang mag-develop. At mga idol, perfect player yan si Patrick Beverley para nga sa team ng Los Angeles Lakers ngayon. Depensa ang kanyang madadala dito kung saan itong team ng Lakers last year ay wala nga. At kahit papano nga'y nag-improve na itong si Pat Bev sa kanyang opensa, lalo na nga sa kanyang mga 3-pointer. Nag-average nga siya ng 34% last year, 9.2 points per game. Kaya nga mga idol, solid pick-up ito para sa team ng Los Angeles Lakers. Gayo ba mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang opinion nyo sa trade na ito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon ay pag-uusapan naman natin mga idol, eto nga si Chet Holmgren. Dahil natatakot nga ang OKC Thunder, baka nagkaroon nga daw siya ng ligament damage sa kanyang ang foot matapos nabantayan nga itong si LeBron James sa isang pro-am game. Pero nga mga idol, hindi pa 100% sure kung ganyan ang injury ni Chet Holmgren. Kaya nga patuloy nga daw sila nagpapadoktor para nga malinawan kung ano ba talaga ang kanyang injury. Pero ang sure mga idol, etong si Chet Holmgren ay injured, which is talaga namang bad news para nga sa OKC Thunder, sa kanilang buong team pati na rin sa mga fans. Matapos nga niyang magpakitang gilas noon sa Summer League mga idol, ay mukha ngang mahadlangan pa ang kanyang paglalaro talaga officially sa NBA. Pero get well soon and prayers up nga mga idol sa number 2 pick ng OKC Thunder na si Holmgren, at sana nga'y makapag-ready na siya, maging healthy na nga siya bago pa mag-umpisa ang NBA season. Pero sa ngayon nga muna mga idol, yan na lamang din muna para nga sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ngang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!